Welcome back, mga kaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldap. Ito yung pinakalatest na naman na kaganapan po ngayon sa social media, mga kaldap. Maraming nagko-komento, maraming nagsasabi ng ganito, maraming nagsasabing ganyan. Ang pinaka-importante lang, mga kaldab, may mga ebidensya po tayo at resibo na mga photos na magsasabit, magpapatunay nga po na mas ito yung katotohanan na mas pinapaboran po talaga ni Mr. Spotted si Enchong D. Yan po yung katotohanan na hindi po matanggap ng mga main fanatics sa Tarmain. Pero bago tayo magsimula at bago natin talakayin yan, mga ka-Aldab, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Alam nyo po ba, mga ka-Aldab, na kumakalat ngayon ang mga photos ni Mr. Spotted at ni Enchong D. Marami nagsasabi na sila nga po talaga yung madalas makita magkasama. Yan ay base sa mga posts sa social media. Di po ba? Hindi naman po tayo gumagawa ng mga edited. Nire-remind ko lang, yung mga photos po na kumakalat, update po yun ng mga Armin. Update po yun ng mga followers po mismo ni Congressman Spotted. Ibig kong sabihin, yung tipong hindi sila totally kay Mengay. Yung tipong dating dikit kay Mengay, simula na nangyari nga po na hindi naman daw po ito pumupunta o pumapasyal man lang sa District 1, parang nagkaroon na po ng issue. Parang, kumbaga, umayaw na po sila kay Mengay. Parang, kumbaga, nag-solid to argue na lang po sila. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga dumadaan, at syempre para lang po sa bumibisita sa channel natin. Kasi nga po may mga posts na kumakalat ngayon sa Instagram, sa Twitter, at syempre sa Facebook. Gaya nga po ng sinasabi natin, depende pa rin po ito kung ano nga po ba talaga at kung sino nga po ba yung mga taong masasabing kumbaga totoo at hindi, mga ka-Aldab. Ito naman po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Hindi naman po tayo gagawa lang ng mga issue para mag-trending, mag-viral. Wala naman po tayong pakialam dyan eh. Masaya nga tayo, walang updates ang Armin at Main Fanatics, tapos binibigyan ko pa. Baka may mag-react na naman ng ganyan. Sinasampal ko lang po sila ng katotohanan na huwag na po silang umasa. Di po ba? Yung post po ni Mr. Spotted, kita nyo, di po ba? Mas priority niya po talaga si ano, si Enchong D. At eto, may ako, mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang to sa pananaw ninyo. Depende na lang po ito sa mga maniniwala o hindi. Kasi marami pong, alam ko, marami magre-react dito. Alam ko, marami magko-komento na keso ganito, keso ganyan, ano ba naman yan si Mr. Destiny. Kumbaga talagang pinapasikat pa si ang Armin, tapos sasabihin naman nila na mga Armin, oh yan, gawa-gawa ka na naman ng issue para matuwa sa iyo yung mga mamis, mga titas, mga senyor. Alam niyo, sa totoo lang, real talk to ha, yung mga mamis, mga titas, ayaw po nila ng ganitong update. Ayaw po nila na kumbaga nakagbibigay ako ng mga ganyan kasi naiinis po sila. Yan po yung katotohanan. Naiinis po sila kapag binabanggit ko ang pangalan ni Mr. Spotted. Naiinis po sila kapag binabalita ako yan. Totoo naman po, mga kaldab. Alam naman po ninyo kung gaano po kasakit ang mga pinaggagawa ng Armin sa Aldab Nation. Kaya kapag binabanggit ko yan, yung iba nag-i-skip na lang. Ayoko namin yan. Hindi po. Pero ang hindi po nila alam, mas nakakagaang po ng loob kapag ganito po yung sinasabi natin. Pagpapatunay lang po ito na talagang wala po silang maaasahan. Di po ba? Tapos ngayon, ilang sabi ko sa inyo, mga kaldab, ilang days na lang, April 30 na. Pag sumabit na po yung
araw na yan, talagang magkakaalaman na po tayo. Isang buwan nang wala si Mengay sa 8 Bulaga. Di po ba? Yan ang katotohanan na hindi po nila matanggap. Katotohanan na kahit anong gawin po nila, balibalik ta rin man po nila, wala na po. Kumbaga, ang katotohanan, tanggapin na lang po nila. Di po ba? Real talk to, mga kalda. Basta, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang to sa mga magre-react . Di po ba? Kaya ako lang naman po pinapakita at sinasabi sa inyo para alam po ninyo, para maging updated po kayo. Ang dami po kasing nagsasabi na magkasama sila Mengay, si Mr. Spotted. Kaya po sinabi ito para magising po sila sa katotohanan na hindi naman po talaga si Mengay ang kasama ni Mr. Spotted. Walang iba kundi si Enchong D. Sabi nga ng mga army, nag-post sa tagal, na nagbigay ng post. Bakit ngayon ka lang nag-update? Yung ibang kumbaga fans ni Mr. Spotted, tuwan-tuwa kasi nag-post nga po . Kahit papano, nabawasan naman po yung agam-agam nila na nahack yung account dahil walang update, etc. etc. Di po ba? At least nagbigay nga po ng update. Ang masama nito at nakakalungkot, hindi po pabor sa Armin. Hindi po pabor sa main fanatics. Sa bagay mga kaaldab, may hidwaan na nga pong nangyayari sa mga Armin at sa mga main fanatics. Ito yung hanggang ngayon makaleni pa rin. Hanggang ngayon pinaninindigan pa rin po nila yung pagsuporta po nila kay Vice Lenny. Di po ba? Totoo yan mga kaaldab, kasi ngayon pinupus na po, may bago na naman pong sinasabatas etong si yung anak ni Bongbong Marcos. Siyempre agree lang ng agree dyan si Mr. Spotted, nasa loob na siya. Kumbaga naging membro na siya, pumirma na siya ng pagsuporta, pinaunanumpa na siya ng pagsuporta sa anak ni BBM. Kaya obligasyon niya na yan, di po ba? Wala naman po siyang igagawin ni ba dyan, kundi oo lang. Di po ba? Pag sinabing ganito, pirmahan nyo, pipirmahan naman. Gaya nga po ng Maharlika. Di po ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, matanda na naman si Mr. Spotted. Alam niya kung saan siya lulugar, alam niya kung mali o tama. Ang hindi lang po nila alam, siyempre politika yan. Wala pong barangay, kagawad, kapitan, konsihal, vice mayor, mayor, congressman ang nagsasabing hindi sila wala silang pangarap. Kalokohan po 'yon. Pag pumasok ka sa politika, gusto mo mas mataas pa yung makamit mo. Ibig kong sabihin, congressman ka, siyempre sa susunod house speaker ka. Di po ba? Pagkatapos diyan, siyempre gusto mo nang maging senador. Real talk to mga kaldab. Senate president. Po yung mga matataas na hindi naman po sinasabi ko na bibihira, pero yan po yung pangarap ng isang tao kapag naging politiko. Gagawin niya po ang lahat, makuha niya lang yung boto o yung simpatya ng mga netizen. Totoo naman po yun mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Bahala na po kayo mag-react. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang True Blooded Aldab Nation, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag nyo kalimutang ishare yung mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.